means forever, ever. Hold on, never mind. Oh, I. Welcome back ulit sa mga kachupapi natin dyan. So, on this day guys, ang gagawin natin is ipapakita ko sa inyo. Tama. Naiintindihan kita. So, sa araw na to, ipapakita natin yung tinulungan kong kapitbahay namin dahil namublema siya sa mga garapata at sa mga porkas. So, ipapakita muna namin ang mga nangyari before namin ipakita sa inyo kung ano yung resulta doon sa resulta na ginawa namin na doon sa resulta ang ginawa namin sa pagbigay sa kanila ng mga medication or yung mga pamatay for gas. So ipapakita namin sa inyo yung mga clips na video clips na nangyari before namin ipakita sa inyo yung naging resulta. So guys, ang ginawa ko kasi, kinumpile ko na yung mga video para at least papano isang upload na lang. At para malaman natin talaga effective or hindi, ngayon ko malalaman. Before yan, gusto ko munang ipakita ang mga nangyari nung before namin lagyan ng detik at kung ano pang pamatay purgas or garapata. So, tignan muna ninyo ang clips na to. Okay mo. Yun. Patay na ba buhay pa po? Ngayon na. Teka na. Buhay ba niya? Paligid. So para mga sigurado kayo, dalawang beses nyo sa isang araw gagawin. Hanggang 1 week nyo gagawin to guys. Para siguradong patay ang mga purgas. So yan guys, tapos na yung pag-disinfect natin or paglalagay natin ng insecticide. Yan. So, yung lagay natin. Hindi kita kasi puti, guys. So, kung nalagay ko kasi dito, sayang naman. So, hindi na natin ikukumpera si Detik kay ano. Kasi sigurado may laban talaga si... May laban talaga ang Amitras kay laban kay Detik. So papalagyan. So sabi ko nga sa inyo, kahit ano ilagay niyo sa ano, sa aso niyo, kung hindi niyo naman i-disinfect, ganun din. So kailangan talaga i-disinfect. Okay, nanay. So nanay, balikan natin 1 week. After 1 week, balikan natin. So, bukod yan. So guys, namatay agad. Hindi ko matay. Namatay agad ang purga. So guys, yun ang ano dito, pagkakaiba nila ni Detik. Si Detik, kaya niya patayin yung purgas na walang dadapo within 1 week. Ito kasi, masyadong matapang to guys. Para siyang ano, gas. Pinapaliguan natin siya guys. Maganda dito guys kapag dalawang beses mong ginawa ito. Sabi ko nga sa inyo, ang iano lang natin,
is yung mga na-try natin. Pero magka-try din tayo ng ibang mga product na hindi ko pa na-try. Yung Betcore, itatry natin yan, guys. Kasi sabi nila maganda daw. Okay, let's see kung tatapat kay ano, kay Ditik. So, hindi siya babandawan, guys. Tapos guys, kukuha na natin bukas ng purgas. Kukuha natin ng purgas. Ayan, that's it. So ngayon naman guys, disinfect yan, patuloy lang gagamin yung purgas. So it means kapag inanin yan, kahit galing, pag gamutin nyo yung ano, yung purgas, tanggalan nyo, ganun pa rin yun, nasa pagigid yun eh. Kailangan nyo patayin ang mga purgas sa paligid nyo. Guys, after 1 week, paliliguan natin siya ng washout. So, sigurado patay na talaga yan. Wala nang balikan yan. Bumalik siya, magsusuicide na sila. So guys, mapuntahan na natin si Nanay. So, malalaman natin sa araw na to kung ano talaga yung nangyari. Kung naging effective ba sa kanya yung mga binigay ko sa kanya yung mga pamatay purgas na gaspa. Diga, sama mo ko, mga chupapi. Na natin mga chupapi ang bahay ni Nanay. Mga chupapi. Ang bahay mga chupapi, ito yung magiging bahay natin. Choklap. So, shortcut lang tayo guys. Makikita rin lang tayo sa kapitbahay. Makikita rin lang po. Balikan muna namin kayo. Katukin ko, baka wala tao. Ay, si Princess, yes, eh. Ay, si George. So, last time na tayo, di pa may napurgas pa. Wala isa naman. Okay lang yan eh. Pero, wala na guys. Yung ating nasaklo, wala na. Si Papi, titignan natin si George. George! Ilang pasang filter? Oh, si Princess pala yun. So, before tayo umawak sa isang aso, kailangan dapat, kaya siya yung mismo lumapit sa inyo. Ngayon ang tamang pagbili ng mga aso. So guys, tingnan mo, wala. Kapit natin, tingnan natin. So, last time, marami yung purgas. Ay, nakalayas na naman to. Ngayon, kasi nagtapo ng patulas tatay mo, nakitulak niya itong pintuan.
Pero umuwi siya. Hindi siya nagtagal. Siguro na-phobia ata doon sa ano. Na-phobia na na. Na... Yan. Kacho papi, wala na mga purgas. Yan, wala na. Nay, lagyan mo ka lang sa mga anak. Titig. Lagay ko yung... So yan, guys, wala nang mga purga si George. So makulit na lang siya. Ang gusto niya makulit na lang. So, thank you, Nay. So, nakita natin wala nang purga si George. Siya pala si George. Isa siyang half-breed, cross-breed ng Chihuahua and then Pomeranian. Yun lang tayo, guys, sa mga nangyari doon kay George. So, ang nangyari kay George is dumami yung purgas niya dahil nga may times na napapakulan ni nanay yung aso niya. So, once na nagpakulan kasi kayo ng aso, maraming mga garapat at purgas dyan na pupunta sa mga aso natin. Pati sa flooring, nakikita nyo na doon sa video, is dumami na talaga sa bahay ni nanay. So guys, ang ginawa namin na solution is gumamit kami ng tatlong combination. Mitras, and then dentic, and then washout. Itong tatlong to ginamit ko kay nanay. So bali ang pwede nyong gawin is 3 days kay Mitras, after 3 days gawin nyo naman 1 week kay dentic. After ng 1 week kay dentic, yung pinaka-finale nyo na solusyon ay yung washout. Yun guys. So the washout, huwag nyo nang babanlawan yung aso nyo. So, gagawin nyo lang is ayalo sa tubig, tapos siya na yung last panlaw na gagawin nyo dun sa aso nyo. So, para mas mabisa. So, kailangan, guys, kailangan dapat pinapatay nyo rin kung ano yung nakikita sa flooring. So, kaya ginawa namin, in-advise ko kay nanay na gumamit ng Zonox dahil wala naman siya na ibang pwedeng gamitin. Thank you for watching, guys, and walang aso na magkakaroon ng garapata kung inaalagaan natin na maayos ang aso natin. So, huwag na natin palabasin ang mga aso natin at pagalain sa kung saan sa ang parte ng lugar natin. Kung gusto niyo nang walang garapata at walang purgas yung aso naman natin na at ginagawa niyo, niwo-walk niyo or gina-jogging niyo, ang gawin nyo, gumamit kayo ng mga oral medication na tatalab ng 1 month. So, that's it. Thank you for watching. And dito ka natatapusin ang video na to. God bless.